Troy Brown Jr., bagong Lakers player this year na manghanga, nagulat sa talino ni LeBron James. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin itong tungkol kay Kyrie Irving. Dahil ngayon nga ay parang palabo na siya ay babalik pa sa team ng Brooklyn. Since na-suspend itong si Irving, mga idol, ay talaga namang pinag-usapan na nga siya sa kanyang mga ginawa. At ngayon, ito nga ang team ng Brooklyn Nets ay naglabas nga ng 6 items na kailangang ikompleto ni Kyrie Irving bago nga siya bumalik pa sa team. So parang hindi lang basta 5 games na mawawala itong si Irving. Sabi ng team ng Brooklyn, kailangan daw ni Kyrie na mag-apologize sa movie na kanyang pinost yung link. Kailangan niya rin daw mag-donate ng 500,000 sa anti-hate causes. Umattend nga daw siya sa isang sense training, anti-Semitic training, meet nga daw yung mga ADL at Jewish leaders, makipagkita rin kay Joey Chai, Nets owner, para nga ipaalam sa kanya kung ano ang kanyang natutunan sa kanyang 5 unang ginawa. So mga idol, napakadami ng requirement ng team ng Brooklyn na for sure, sa tingin ko lang naman mga idol, na ay hindi gagawin ito ni Kyrie Irving. Alam naman natin na parang may sarili talagang desisyon si Kyrie at hindi nga siya nagpapakontrol. Yung sa vaccine mandate pa lang mga idol ay NBA na nagpatupad doon pero hindi sumunod itong si Irving. So let's see kung susunod ba itong si Kyrie at makakabalik pa ba siya sa team ng Brooklyn or magmamatigas nga siya at aalis na lamang siya. Pero ngayon, pag-usapan nga natin ang sinabi ni Paul Pierce. Dapat nga daw itong si Kawhi Leonard ay isama sa grupo ni Anthony Davis na tinatawag na street clothes. Sabi niya nga, how we talk about Anthony Davis not being available, we don't put Kawhi in that group. We don't say nothing about him always being in street clothes. Kung hindi nyo alam mga idol, mas marami pang nilaro itong si Anthony Davis kaysa nga kay Kawhi Leonard since 2019, since matrade nga sila sa dalawang LA teams. Si AD naglaro na ng 138 games at ito ng si Kawhi Leonard ay 102 pa lamang. So mas malaki ang pagkakaiba pero si AD lang ang natatawag na street clothes. Kaya nga iminumungkahi neto ni Paul Pierce, dapat ganun din daw ang tawag kay Kawhi Leonard at hindi lamang kay AD. Pero anyways, pag-usapan na natin ang ating panghuling balita. Troy Brown Jr. nagulat nga sa talino neto ni LeBron. Panorin natin itong kanyang payag. Based on Zion and through with the rush, he's seen it before it even happened. And like, if you go back and watch it, you can see him see it. And so it's pretty crazy. It's pretty crazy just that IQ he has with the skill level he has and the God bless talent. So yeah. Sabi niya nga na it's pretty crazy just that IQ he has with the skill level he has. Matapos nga nung Pelicans game nila mga idol ay talaga namang parang namangha. Ito nga si Troy Brown sa napanood niya nga kay LeBron James. Nabasa niya daw kasi yung buong play. Nabasa niya rin daw kung ano ang gagawin ni Zion Williamson. Tapos nagresulta nga daw yon sa open 3 para nga kay Westbrook na kanyang nashoot. Yun nga ang ikinamangha neto ni Troy Brown Jr. kay LeBron. Para nga daw kasi na minanipula ni LeBron James yung depensa ni Zion at ng Pelicans na nagresulta nga sa basket para sa Lakers. So, eto nga ang mga teammates na bago ni LeBron ay namamanghanga sa experience nilang maging first time na maging kakampe. Etong si LBJ.